Magandang hapon sa inyo mga buddy, welcome back at isa na namang issue ang ating tatalakayin. Actually, itong issue na to ay last week pa na talagang nag-trending. Ito yung pag-red tag daw ni PCOO Yusek Lorraine Badoy dito sa mga miyembro ng Makabayan Black, at dahil doon ay nagalit nga itong mga miyembro ng Makabayan Black at pinagre-resign sa kanyang pwesto itong si Yusek Badoy. Sinagot naman ni Yusek Badoy ito, magre-resign siya sa PCOO pero sa apat na kondisyon. Ngayon, babanggitin natin itong apat na kondisyon na ibinigay ni Yusek Badoy sa mga miyembro ng Makabayan Black na sina Franz Castro, Carlos Arate, Ferdinand Gaite, Arlene Brosas, Sara Elago at itong si Euphemia Culiamat. So mamaya, titingnan din natin ano ba itong Makabayan Black. Ano ba yung history nito? Sino ba nag-umpisa nung pagre-red tag? Kasi nire-red tag daw sila na sila ay mga teroristang NPA, opisyal ng mga NPA. Kaya mamaya malalaman natin kung sino ba talaga nagsimula nung pagre-red tag na ito. Konting balik din tayo sa history kung paano nabuo itong ating mga kaibigan ng mga nice people around. Alam nyo na yan. So dumako na tayo ngayon dun sa apat na kondisyon ni Yusek Badoy dito nga sa Makabayan Black members. Okay, una, hayagang kondenahin ninyo ang lahat na karahasan na ginawa ng CPP, PA, NDF sa ating mga kababayan sa pangunguna ni Jose Maria Sison at ang pamunuan ng Central Committee na sabi nyo hindi kayo kasapi tulad ng mga sumusunod. So may mga nabanggit dito na mga pangyayari si Yusek Badoy, yung Rano Massacre, Plaza Miranda Bombing, Inupakan Massacre at marami pang iba. Ito naman yung pangalawang kondisyon ni Yusek Badoy sa mga miyembro ng Makabayan Black. Isapubliko ninyo ang pagkondena na ito sa mga karahasan ng CPP, NPA, NDF bilang patunay na hindi kayo CPP, NPA, NDF. Pangatlo, mangangakong magmula ngayon, maninindigan kayo kasama ng gobyerno at bayan at magtatrabaho kayo para mawala na ang salot at pahirap sa bayan natin na CPP, NPA, NDF. At yung panghuli, or yung pang-apat, manawagan na mag-surrender sila Joma Sison at ang mga kasama nila na may mga warrants of arrest at harapin ang mga kaso nila dito. Total, ang sabi nyo, wala naman kayong koneksyon sa founder ng teroristang CPP, NPA, NDF. Mukhang malabong sundin ng Makabayan Black members itong mga kondisyon ni Yusek Badoy. Maliwanag naman sa sikat ng araw, mga buddy. Itong mga Makabayan Black na members na to, kagaya ni Nasarate, ni Nailago, ni na Franz Castro. Ayun, mga yan yung mga nakikita natin sa kalye. Na sa tuwing mayroong issue na tungkol sa gobyerno, may mga programa ang gobyerno, itong mga ito yung nangunguna na nagsisisigaw sa kalye kasama yung kanilang mga kaalyado, mga aktivista. So may pagkakaiba raw yung aktivista sa terorista. Pero para sa akin, dahil din sa ating mga nababasa, sa mga napapanood, nagsisimula kasi ang lahat sa pagiging aktivista eh. Hanggang sa tumaas na yung level. Kaya nga ang dami natin nababalitaan na mga kabataan na nasasawi sa labanan ng sundalo at itong mga NPA, nang akala na magulang ay nag-aaral, akala ng mga magulang ay may trabaho matino, pero bakit nandun sila sa bundok? So saan ba sila nagsimula? Dun sa pagiging aktivista. Dumako tayo dun sa Makabayan Black. Ano ba itong Makabayan Black na to? Sa vlog na ito, hindi ko na kailangan pang ipakita dito yung mga binabasa ko na kagaya ng nakaguyan natin. Dahil itong Makabayan Black, i-search nyo lang ito sa Google, lalabas na sa Wikipedia. So nabuo itong Makabayan Black noong April 16, 2009. Ha? Ang totoong pangalan nito ay Makabayang Koalisyon ng Mamamayan, or in short, Makabayan. Sa English, Patriotic Coalition of the People. So ito palang Makabayan Black ay isang koalisyon ng 12 party list political parties in the Philippine House of Representatives. So ano ba itong mga party list na to? Okay, banggitin natin yan. At mami, may papanood ako sa inyong video na kung saan ay siya yung kauna-unahan nag-red tag nitong mga babanggitin ko. So itong 12 party list ng Makabayan, namumuna ha, bayan muna, or yung nation first in English. Then Alliance of Concerned Teachers, or yung ACT, Anak Pawis, Gabriela, Kabataan, Katribo, Migrante, Akap Bata, yung Courage, Piston, Kalikasan, at itong Aking Bicol Noon. So marami pala to ha, 12. At mapapansin nyo doon sa mga nabanggit ko, bawat sector ay merong corresponding na mga party list.
o sa teacher, yung ACT, sa mga kababaihan, yung Gabriela, sa mga OFW, imigrante, sa mga kabataan, yung AKAP Bata, sa mga driver, yung mga piston. Ito yung mga legal fronts ng CPP, NPA, NDF. Eh, kitang-kita, oh, nandito na sa mismong Wikipedia, kaya hindi talaga may tatanggi. Ngayon, tingnan natin dito sa kanang bahagi, sino bang leader nitong makabayan? Walang iba, si Satur Ocampo. Kilala-kilala naman natin si Satur Ocampo, na yung mukha ay lagi nakabandera yan pag may mga pag-alsa din, mga welga, kasama ni Sara Elago. So, yung presidente, si Nery Colmenares. Ano bang ideology nito? So, ito, left-wing nationalism, progressivism. So, yung mga faction nito, anti-imperialism, laborism, trade unionism, agrarianism, socialist feminism. Sa ngayon, may anim na nakaupo sa House of Representatives. Yun nga yung binanggit natin kanina. Then ito palang makabayan, ay may mga organisasyon din na hindi political parties. Itong KMP, or yung Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, yung Kilusang Mayo Uno, yung Anak Bayan, yung Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas, itong PCPR, okay? Sa health, itong Health Alliance for Democracy, itong AGHAM, o yung Advocates of Science and Technology for the People, yung CAP, o yung Concerned Artists of the Philippines, itong KAMP, o yung Kalipunan ng mga Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, itong Karapatan, NUPL, o yung National Union of People's Lawyers, at itong Kadamay, o yung Katipunan ng Damayang Mahihirap na palaging nakikita natin sa mga balita ng agaw ng mga bahay. Oh, at saka itong ano, Karapatan, sa tuwing may mga engkwentro ang sundalo, pag may mga napatay na mga kalaban, yan agad ang mga nagre-rescue. At kunwari ipinaglalaban yung mga human rights. So yan po yung ano, yung makabayan. Ngayon dumako naman tayo dito sa NPA or sa Nice People Around. So ano ba itong ideology ng mga to? Ito ha, banggitin ko sa inyo. Yung central task ng NPA, destroying and dismantling the rule of the enemy and taking their political power. Ngayon, nabanggit natin itong mga party list na to, yung mga Gabriela, Anak Bayan. Ito na to yung ginagawa nila. Kasi yung strategic line nila ay yung protracted people's war na tinatawag. Paano nila ginagawa yon? By encircling the cities from the countryside until conditions are ripe for sizing the cities through strategic offensive. Kaya nakikita natin ng mga ito na panay palagi ang pagwiwelga, panay yung mga kung anong mga usapin sa gobyerno na ginagawa na pwede pag-usapan, pwede silang kumontra. Yan, si Renato Reyes, yan, yung mga yan. Diyan sila bihasa. Kaya mula noon hanggang ngayon, eh, nandyan pa rin sila. Kaya nga, ano eh, protracted people's war. Pangmahabaan to eh. So, kailan ba nagsimula itong NPA, di ba? Ang tagal-tagal na. 1969 pa, kung hindi ako nagkakamali, up to the present, nandiyan pa rin sila. So makikita nyo rin dito sa Wikipedia, ano ba itong mga non-state allies ng NPA? Oh, Kabataang Makabayan, Moro Resistance and Liberation Organization, yung RCTU, yung Pambansang Katipunan ng Magbubukid, Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan, CNL or yung Christians for National Liberation, Katipunan ng Gurong Makabayan, Makabayang Samahan Pangkalusugan, Liga ng Agham para sa Bayan. So itong mga non-state allies nandito mismo sa Bagong Hukbong Bayan or yung NPA, yung BHB kung tawagin. Yung inaakusa ni Yusek Badoy, kina Zarate, kina Elago, na nire-retag sila, na sila daw ay terorista, eh, totoo naman yun. Kung ikaw ay sumisimpatya sa mga act of terrorism, sa mga ginagawang karahasan ng NPA, eh, pwede ka na rin tawagin na terorista kasi yung mga grupo na under nung NPA, at isa na din niya, yung makabayan, na nakapasok na nga sa Kongreso. So, tama lang. Pero sino nga ba ang unang nag-red tag ng mga sabahang ito na sila ay talagang mga NPA or mga kasapi nga ng CPP, NPA, NDF? Ang iba, kundi yung pinaka-leader nila na nasa Netherlands, si Joe Masison. The building of the new People's Army and the building of the National Democratic Front. The Communist Party of the Philippines was established on December 26, 1968 as the Marxist-Leninist Vanguard Party of the Working Class. This party is supposed to be the standard bearer of the working class, which is that class that is the most progressive, productive, and political force in the Philippines.
It is true that a minority class, especially only the party which represents it, cannot win the Philippine Revolution all by itself. Anyway, even while there are the forces of armed revolution, there are the legal democratic forces in the Philippines. The biggest of these is Bagong Alyansang Makabayan, or Bayan in short. Its biggest component organizations are Kilusang Mayo Uno, which is the labor center, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, or KMP, Gabriela the Women's Alliance, League of Filipino Students, Alliance of Concerned Teachers, Kadena, and so on. Sa kanya mismo, bibig, lumabas. Hindi man sila humahawak ng armas, kasapi pa rin sila ng samahan na yan. Kaya bumibilib ako kay Yusek Badoy kasi ito yung talagang totoo na makabagong Gabriela silang na nakikipaglaban para sa bayan. Hindi itong mga kilusan-kilusan na to, itong mga samahan ng mga kung ano-ano. Sinasabi nila, concerned sila sa mga tao, para sa masa sila. Pero yung mga ginagawa naman nila, kitang-kita naman natin. Kaya nga, ito ang panahon para tayo ay gumising. Pero para sa akin, dapat talaga meron tayong pakialam sa mga nangyayari sa ating bansa. The moment na wala ka ng pakialam sa Pilipinas, wala ka ng pakialam sa mga nangyayari, sa mga issue sa ating bansa, para sa akin, bawas na yung pagka-Pilipino mo. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pakipindot na subscribe button, pati na rin ang bell icon upang sa ganun updated ka sa mga videos natin gawin. Muli, ito ang inyong Supremo. See you next time mga buddy.